Yes, at po kami ni KLC sa lokal po ng Atimonan noong April 9, 1995. Yun po yung pinagpanata ko po ng araw. Masaya po ako. Kasi ninoob sa akin ng ama na siya ang mga pangasawa. Sinumpa po namin, hindi po kayo mag-iwalay hanggang sa rin sadali ng aming buhay. Bagamat minsan may pagkakataon may pagsubok talaga, ang aking asawa na si Elsinita Cervantes. Kasama ko po sa aking pong trabaho. Nakakasapat naman po sa pangailangan po ng aming apat mga anak. Isa po namin pangarap mag-asawa, pangawakan nila ang kanilang mga tungkulin. Mapatapos po namin ang kanilang mga pag-aral. Matupad nila ang kanilang mga pangarap. Ang aking may bahay, malaking tulong po. Siya nga po ang nag-aasikaso po sa aming mga anak. Siya po ang Diyakonesa, aming lokal. Lahat ng mga aktibidad, nagagampanan niya. Bagamat may pagkataong dito nga po, nagkasakit siya. Noong 2016, may nararamdaman na po siya sa kanyang sarili. Una po ang napagpagsika po namin, July 15 po sa Lucena City, sa Ubagini. Pinabiopsy nga po namin para malaman po talaga kung anong kanya pong karamdaman. First week po ng August, nalaman po na meron po siyang sakit na cervical cancer. Pero sabi naman po ng doktor, kaya pa magawa ng paraan sa pamagitan ng chemo po. Nung nalaman po nila na may karamdaman po ang mama, na nagsawa po ng pagpapanata sila para po sa kagaling po ng kanilang mama. Yung asawa ko po, nag-transfer po siya sa lokal ng Paco. Lagi po napapahit po ng stone. Paglapit sa ama talaga para po sa kagaling po ng karamdaman ng kanilang mama. Time na chemotherapy. Buwan-buwan po yun. Sa tindi po nung kanyang nilapas na chemotherapy, siya po ay nakalbo. Natapos ko yung kanyang pong chemo, ay radiation po ang kasunod. Habang nagpapagamot po ang kanilang mama sa Manila, ang ginagawa ng aking anak ay tumutulong sila lalo sa gawaing bahay. Patuloy rin po nagpapanata sila sa araw-araw. Patuloy po silang tumutugon sa kanilang tungkulin. Nahol po yung radiation na na-detect sa kanya, may bukol sa pantog. Kailangan po makikim uli para mamatunaw naman yung bukol sa pantog. Namanas po siya hanggang sa nakumpain po siya. Patuloy po na ako po'y nagpapanata gabi-gabi sa kapilya. Wala po ibang inisip kundi sa kanyang kalagay na siya po'y gumaling. Meron tayong inaasahan sapagkat meron tayong Diyos na maaasahan. Ano raw ang kinakailangan? Manghawak tayong mahigpit. Pero paano po natin hahawak ang mahigpit? Patuloy natin gawin yun. Yung panghahawak ng mahigpit doon sa pag-asa na ating taglay. Kaya nga tayo, ang paksang diwa natin, mga kapatid, ay ano? Dapat tayong sumampalataya? Dapat tayong magtiwala? Dapat tayong ano pa? Umasa. Oo, umasa sa ating Panginoong Diyos.
kasi siya lamang ang siyang tanging makatutulong sa atin sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya kung meron tayong kailangan ngayon na dapat nating maging paninindigan, eh yung ating pagsampalataya, pagtitiwala at pag-asa sa magagawa ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kaya yun ang huwag nating bibitawan. Lalo na yung pag-asa natin sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Noong po yun, noong July 27, pinasok po siya sa PGH sa hospital. Naoperahan po siya dito po sa may ano po ng kidney. Ako lang po ang napunta ng Manila para po asikasoy po aking may bahay. Sinisikap po namin na matubunan po ang aming pupungkulin. Bagamat may pagsug sa aming pong sambayan. Nung kasalukoy nasa Manila, umupo po kami ng bahay doon. Malapit lang po sa PGH. Pabalik-balik po dito po sa Katimunan para po tupad po ako ng aking tungkulin bilang Pangulong Japan. Kapag ako'y nasa pagtupad, lalo po sa mga pagsamba ko, lumalakas po ako eh. Mas matindi ang nangyari sa kanya. Mula po siya ng operahan. Naramdaman po niya yung sakit, talagang tindi ng sakit po yung paghihirap. Hirap na hirap po siya. Ang nagpapakalma lang po sa kanya, yung gamot nga po binigay sa kanya para makalmante yung kanyang panakit ng katawan. Mga 1 oras, 2 oras, yun po, nakalma, mamaya babayit na lang po yung panakit ng katawan. September 31 noon po, para bang sinasabi niya na parang hindi na po niya kaya. Malapit po ang lokal ng Paco po rin sa amin, tiyo tuloyan. Sabi ko sa asawa ko, ay may bahay. Ma'am, pupunta mo lang sa kapilya. Parang, nata ako. Nakita ko yung kalagayan niyo niya. Tumulog po ako sa ama. Para sabi po sa kanya na, ang kanyang kalagayan, kung sa lang ang lulubi mo, na bigyan po siya ng buhay at lakas, pagalingin po siya kanyang karamdaman. Pero kung talagang hindi na talaga, kayo na pong bahala. Yung sa po ng doktor, kumalap po ang kanyang karamdaman. It's stage 4 na po siya. Hindi na po kaya. Nasabi nga po sa kanyang doktor na kung ito'y makipagsapalarampan tayo, aparato na lang po nagpapabuhay sa kanya. Kinabukasan po yun. Yung nga po doon nga po binawian. Ang una ko pong sinabihan po ay aking pong anak na panganay. At sinabi rin nga po sa kanyang mga kapatid na pumanaw na ang kanilang mama. Hindi naman po nila sisi ang ama. Baga masakit man ang nangyari, ang inalaw nila ng aking mga anak ay kalooban ng ama at hindi na siya pinaghirap sa buhay na ito. Bagamat masakit, pero masaya naman kasi po siya nasa karapatan pa rin. Lahat ng tao ay sadya pong namamatay. Pero ang aming may bahay, napaka mapalad niya kasi po nasa tungkulin siya sa iglesia at natapos siya ang takbong. Kung gusto natin yung mga bagay na ating kailangan, e ating makamtan mula sa ating Panginoong Diyos. Sino pong makakaasa doon sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos? Yung namumuhay ng matuwid. Kasi pagka namuhay tayo ng matuwid, yung lahat ng ating kailangan, ibibigay yun sa atin ng ating Panginoong Diyos. Yan ang ating sampalatayanan, mga kapatid. Lalo na sa mga panahong ito, umasa tayo sa Diyos. Umasa tayo sa Kanyang mga pangako. Gawin natin yung matuwid
sapagkat pagka tayo naging matuwid, yung lahat ng ating hihilingin sa Kanya, ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kasi ang panahon natin, malapit na tayo. Hindi lang malapit na, napakalapit na sa araw po ng paghuhukom, sa araw ng ating kaligtasan. Ang gusto ng ating Panginoong Diyos, tayong mga hinirang niya makarating doon. Pero alam niya, marami tayong masasagupa, maraming mga suliranin na dadaanan tayo sa ating buhay. Hindi magiging magagaang, kundi mabibigat. Ngunit pagka tayo matuwid, yung pagtulong ng ating Panginoong Diyos, tiyak na sa atin yun. Pagka tayo tumawag sa Kanya, humingi tayo ng tulong sa Kanya, diringgin niya ang ating mga panalangin at ililigtas niya tayo sa lahat ng mga bagay na nagbibigay ng suliranin sa atin. Bagamat medyo nahirapan akong tanggapin, halos isang buwan, pero natanggap ko na wala na siya. Wala pong palya sa mga pagtupad, lalo po sa mga pagsamba ko. Lalo po sa mga kukumama, ginagabayan niya ako. Umalag po siya ng mga pagsubok. Siyempre po, sobrang sakit din po naramdaman ko nangyari sa kanilang mama. Sabi ko sa aking mga anak, tulungan niyo rin ako. Asa ko yun yung pag-aral niyo. Puso pagtangkot pa niyo hanggang may buhay at lakas na ako. Ipasagin din niyo, matungpunan niyo. Gawin natin kung ano yung sinasabi sa atin ng Diyos. Yung Kanyang mga kautusan. Walang pasuwali. Huwag tayong maghihimagsik laban sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos para nang sa ganun maging mabuti ang lahat para sa atin, matanggap natin yung mga pagpapala na ating kailangan. Asahan natin yung Kanyang mga pangako, panghawakan natin yung Kanyang mga pangako. Yun ang ating sampalatayanan, yun ang ating pagtiwalaan. Gawin natin yun para nang sa ganun magdulot ng kasiyahan sa Kanya. At tayo ay Kanyang tulungan kahit na gaano ka-imposible ang sitwasyon na tayo ay makarating sa piling niya. Mga kapatid, mahalin natin ang ating pagkaiglesia ni Kristo. Huwag nating ipagpapalit ito sa anumang bagay. Pagka tayo nanindigan sa panig niya, sa pagsunod sa Kanyang mga kalooban, hindi tayo bumitiw sa lahat ng mga pananagutan natin sa Kanya, ginawa natin yung mga inaasahan niya. Hindi lamang pagpapala dito sa buhay na ito ang ating tiyak na matatamo, kundi higit sa lahat yung pangakong kaligtasan. Dito po sa pagsuporta sa aking mga anak, nagdagdagan po ng pagkakitaan po namin, nagdi-deliver po ako ng dahon sa mga flower shop po. Nakitulong din po sa amin. Sa awa naman ng Diyos, yung pinagkakalugnuan po ng Ama ng mga biyaya kailangan namin. Sa pagsubok na ginaras ko sa buhay na ito, ang hindi po eh, gabayin talaga ako ng Ama eh. Tulungan ako eh, makayanan po. Kasi doon po lagi ako nananalay sa Kanya eh, na patuloy siyang gagabay sa akin tutulong. Ibinili lang po niya yung anak ko, yung pagtupad ko, pagpabayaan. Masaya po ako kasi po aking mga anak, bagamat nawala kanilang nanay, ay hindi po nila pinabaya kanilang mga tungkol. Sa bahagi naman po ng kanilang pag-aaral, patuloy silang sisikap para matapos sila, matupad nilang pangarap. Nangako naman ng aking mga anak, ayusin nila ang kanilang pag-aaral. At bagamat nakatapos sa aking panganay, patuloy po naman siyang susuporta. Hindi pong pinamahan na kapatid na Eduardo Manalo. Patuloy po nagpapasalamat sa gabay at patuloy na pagtuturo nyo. Yun po ang mga naging isipin lakas sa amin, lalo sa mga pagtupad ng mga tungkulin. Maraming maraming po salamat. Ililigtas tayo ng Diyos pagka nakita niyang tinutupad natin yung lahat ng mga gampanin na dapat nating gawin.
Hindi papayag ang Diyos na hindi ka makarating sa piling niya, lalo na't nakikita niyang pinagtatalagahan mo yung iyong sagutin. Hindi po sayang ang mga pagpapagal ninyo. Hindi sayang ang inyong mga pagsasakit. Laging nakikita yan ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman ako'y sumasampalataya pagka dumarating sa inyo ang suliranin, pagka ang mabigat na dalahin ay nararanasan ninyo at kayo ay lumuluhod at lumalapit sa ating Panginoong Diyos. Napakagaang na nararamdaman ninyo ang kanyang kapangyarihan sa inyong buhay. Huwag kayong papayag na yun eh, mawala. Sapagkat yan ang maghahatid sa inyo sa kaligtasan. Yung lahat ng inyong mga pagsasakit, hindi masasayang sapagkat gagantimpala ang kayo ng Diyos ng kaligtasan doon sa piling niya.